sa pagpapatuloy po ng public hearing ng Committee on Human Rights ng Kongreso under Congressman Benny Abante ng Maynila ay isa po sa magulang ng naging biktima ng tukang ay humarap at kinuwento kung paano ang nangyari noong nakaraang administrasyon. At pinatawanan po at pinanindigan ng Kongreso na ngayon lang nangyari ang talagang public hearing tungkol sa di umano'y extrajudicial killing na hindi nangyari nung nakaraang gobyerno. Sa kung anong dahilan, alam na natin yon. Natakot siguro kay dating Pangulong Duterte, yung iba, kaya hindi gumalaw. Pero ngayon ay gumalaw sila. At pakinggan natin po itong paliwanag ni Congressman Abante as chairman at saka yung nanay ng biktima. Halil lang po ha. Mahalagang marinig po ninyo itong sinasabi ng Kongreso. The parents of the victims to come out. Wala silang dapat ika pa dito. Palagay ko naman itong ating mga Philippine National Police, may compassion naman to, mga tao naman to na nakikita ang injustice na nangyayari. Yes, in fact, in the last hearing, inamin naman ni Secretary Guevara na mayroon human rights violation. So, ang last hearing, inamin din ni General Abate. You know, and the thing is, they're here today to be able to find out. That's the reason why my frustration is, why only three? When we have more? And your reason that they are afraid to come out, come on, that's a preposterous reason. Nagbibigay sa kanila ng pera. Ayan o. Pera. Nang makatrabaho din po sila. Wala po sa anumang drug watch list ang anak ko sa aming barangay. Well, sinasabi ni Congressman Abante rito, dapat lumakas ang loob ng mga biktima at humarap sa committee para sabihin kung ano ang totoo sa nangyari sa kanilang pamilya o yung mga nawalang buhay during tukhang nung nakaraang gobyerno. At huwag matakot dahil bibigyan naman ng protection at gusto nyo mabigyan ng justisya palaman ng katotohanan. At dahil dyan, isa ho sa mga naging biktima ng pamilya, humarap na nga. Ang sinasabing pagkawala ng kanyang anak na wala namang involved na drugs pero bigla daw nagkaroon ng baril na hindi rin naman alam kung saan galing ang baril at naging biktima na ng tukang. Parang na mismo ang nagsabi, gayon pa man, natukhang pa din si Daboy. Noong March 24, 2019, 7:30 ng gabi, nagpapaalam ang anak ko na pupunta sa kanyang pizza na si Jeffrey Highland sa Lancaster Place Subdivision para makipagbanding sa kanyang mga pinsan. Yun na po ang huling beses na pagkikita at pag-usap ko kay Daboy. Ayon sa pamangkin kong si Jeffrey, habang sila'y nagiinuman, ilang beses nagre-ring ang phone ni Daboy. Noong una, hindi niya ito sinagot. Kalaunan, sinagot na rin at umalis. May sasamahan daw itong kaibigan. Okay. Hindi na nakauwi si Daboy. Kinabukasan, March 25, 2019, bandang 7:30 ng umaga, may dumating na isang pamilya ang kaibigan at hinahanap siya dahil magkasama daw si Daboy. Magkasama sila ni Daboy noong gabing magkakasama. So yan ang kinukwento, parang tatlo. Actually, tatlong magkakaibigan ang naging biktima. Isa doon yung kanyang anak na nagtatrabaho raw, bata pa, tapos napagkamalan or kaagad ay pinatay sa magitan ng operation tukhang ng nakaraang gobyerno. So, kaya po ito ay nagsalita sa public hearing ng Committee on Human Rights. Dahil nga po, yan ang gusto at purpose ng committee. Lumantad ang mga pamilya ng biktima, malaman ang totoong katotohanan. Ilan at kung sino-sino ang mga namatay or napatay. So sa record nga po, higit na 6,000 ang namatay sa tukhang noong Duterte administration ayon sa report ng DOJ at ng PNP.
Pero yung mga non-government organization mayroong advocacy sa paghahanap ng hustisya, mahigit na 20,000 umano, hanggang 30,000 para nationwide. Kaya ngayon, ang sinasabi ni Congressman Abante, lumabas at huwag matakot ang mga biktima at magsalita kung ano ang tunay nangyari. So ito hong isa sa mga nanay na pinakita nating taga Central Luzon na biktima. Dala-dala po yan, o kasama po yung sinuportahan ni Atty. Conte, yung abogado ho, isa sa mga abogado ng mga nag-file ng kaso before International Criminal Court. So ayan. Ah, nung nakaraang hearing, meron ding mag-ina dumating, nagsabi kung paano namatay yung kamag-anak. Ito bago na naman. So hindi man maramihan, pero at least lumalakas na ang loob ng mga biktima dahil na magsumbong, magsalita, kasi ngayon nga lang nangyari. Sa nakaraang 18 Congress, walang investigasyon ang Committee on Justice. At kahit anong committee sa Kongreso tungkol sa alleged human rights violation, extrajudicial killing. Kung bakit, hindi nga natin alam, baka nga po natakot sa Malacanang under Duterte administration ng panahong yun. Dahil alam naman natin, iba ang leadership, iba ang style ni Duterte. Pero ngayon, tapos na ang term niya, eto na ngayon. Nagkakaroon na ng pagkakataong magsalita ang mga biktima. So ito na yung, dito natin malalaman ano ang nangyari at bakit hindi sila nagpail ng kaso. Yung karamihan, natakot. At yung iba, naglakas ng loob na dalhin ang kaso sa International Criminal Court kasi doon sila umasa na sila mabigyan ng hustisya kaysa sa dito noong mga panahong yon under Duterte administration. For 2016 hanggang 2022. So ayan, lumalabas na po ang mga kaganapan. So mabuti nilang yung Kongreso ngayon nanindigan at nag-iimbestiga in aid of legislation. Kahit sabi nga ni Congressman Abante, pati buhay niya, tinataya niya dyan. Kasi siya as chairman ng komite, talagang marami siyang pwedeng masagasaan dyan. At siyempre, yung mga dating police, dating mga cabinet secretary, dating executive secretary Salvador Miguel Dea ay muling humarap sa hearing. At yung iba, pinaharap pa. Ewan ko kung darating sa punto na ang dating Pangulong Duterte ay kanilang ipatawag. Wala pa namang motion tungkol dyan. Doon sa isang komite na ang pinag-uusapan ay gentleman agreement ng China at ng ating gobyerno nung nakaraang pamahalaan, meron ang motion na dapat daw imbitahan si Duterte para magpaliwanag. Pero dito sa human rights issue, extrajudicial killing umano during Duterte administration, wala pa hong motion at wala pa hong approval o anuman na aabot kay Duterte ang invitation. Ngayon, mga dating police, kasalukuyang police, mga dating cabinet secretary ang pinaharap at yung mga alleged victim para nga ho malaman kung ano ang nangyari sa kanila. So, human rights violation isang international issue. Karapatang pantao ay dapat pinapangalagaan ng kahit anong bansa sa mundo, lalo na ho sa bansang maraming Kristiyano dito sa Pilipinas dahil mahalaga sa atin ang buhay. Pero nung nakaraang gobyerno, aram naman natin kung ano nangyari. Napakaraming buhay ang nawala sa war on drugs or kampanya laban sa illegal na droga. Umano. Ang tabayan ninyo, marami pa po ang maglalabas ang mga balita sa kung anong ginagawa ngayon sa mga imbestigasyon ng 19th Congress.